Okay, so magpahinga tayo ng konti tungkol sa usapang panggilid. At sa video na to, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa magneto. Dapat bang gumamit na mas magaan o mas mabigat? At ano ba talaga ang function ng magneto at anong halaga nito sa mga motor natin? Bago yan, intro muna tayo. Kumusta kayo mga nilalang? Bago natin pag-usapan kung dapat bang gumamit ng mas magaan o mas mabigat o mag-stay sa stock na timbang ng magneto, mas maigi sigurong pag-usapan muna natin kung ano ba talaga ang function ng magneto. Una, sa pakikipagtulungan ng magneto sa stator, nakakagawa ng kuryente na kailangan ng motor natin para i-charge yung baterya at para supplyan ng kuryente yung spark plug mo, para magkaroon ka ng combustion. Pangalawa, siya rin ang nagta-timing ng spark plug mo. Siya ang nagsasabi kung kailan ba dapat mag-spark yung spark plug. I-explain ko yan na mas maigi mamaya. Pangatlo, nagfa-function siya bilang flywheel ng mga motor natin. Oo mga paps, sa mga hindi pa nakakaalam, ang mga motor natin ay mayroong flywheel. At yung magneto, yun ang pinaka-flywheel natin. Marami nang nakakaalam nun eh, pero marami rin hindi nakakaalam. So pag-usapan natin yung tungkol dun sa kuryente. Sabihin natin ito yung magneto mo at ito yung stator mo. Itong stator mo, meron siyang mga coils o magnetic coils. Tapos dito naman sa inner core o sa inner wall ng magneto nyo ay may mga magnet. At kapag umikot yan, dahil dun sa tinatawag na magnetic flux, yung mga gumagalaw na magnetic field, nai-induce yun nung coil sa stator. At yun naman ang nadideliver papunta sa iba't ibang electrical necessities ng motor natin. Yung tungkol naman sa pagta-timing ng pag-spark ng spark plug, diba sabi ko nga, yung magneto ang nagsasabi kung kailan dapat mag-spark yung spark plug natin. Dun naman sa labas ng magneto, merong isa doon na magnet. At sa isang part naman ng motor mo, merong nakalagay doon na trigger coil o mas kilala natin sa tawag na pulser. Okay? Sa tuwing dadaan yung magnet na 'yon doon sa trigger coil, gagawa siya ng magnetic flux o gumagalaw na magnetic field. Pag na-absorb 'yon ng trigger coil, magdi-deliver siya ng mahinang-mahinang kuryente. Hindi para ihatid yung kuryente na yon papunta sa spark plug mo, kung hindi para sabihan yung CDI mo na oras na para magpakawala ng kuryente papunta sa ignition coil, na siya namang palalakasin ng ignition coil at i-deliver papunta sa spark plug para gumawa ng spark at pasabugin yung air fuel mixture na nasa loob ng combustion chamber. So hindi yung trigger coil o yung pulser ang nagbibigay ng kuryente sa spark plug mo, okay? Siya lang ay parang nagbibigay ng signal sa CDI kung oras na ba para mag-spark yung spark plug. Pero, yung kuryente na nagpapaspark sa spark plug mo ay nanggagaling pa rin sa main coil ng stator. So, napag-usapan na natin yung dalawa sa main function ng magneto. Yung pangatlo, yung binanggit ko kanina, ay nag-function siya bilang flywheel. Pag-usapan natin yung four-stroke, kung paano ba talaga gumagana at kung bakit siya tinawag na four-stroke engine. Yung paggalaw kasi niyan, ng pagpataas, isang stroke yan. Tapos pag gumalaw yan pababa, isang stroke uli yan. Sa isang combustion cycle, ganito ang nangyayari. Bababa yung piston mo. Pagbaba ng piston mo, magkakaroon siya ng negative pressure effect. Parang nava-vacuum niya o naihigop niya yung air-fuel mixture papasok sa combustion chamber. Kasi bubuka yung intake valve mo eh.
So bumaba siya. Yun yung unang stroke. Ang tawag doon ay intake stroke. Tapos gagalaw siya ulit pataas. Yun yung pangalawang stroke. Ang gagawin niya naman ay i-compress niya yung air fuel mixture mo para tumaas yung temperature niya at para mas maging prone siya sa pagsabog sa oras na mag-spark yung spark plug mo. Yun naman ang tinatawag na compression stroke. So nakakadalawang stroke na tayo. Yung pangatlong stroke, yun yung kung kailan dapat sumabog yung gasolina mo. Doon dapat mag-spark yung spark plug mo. So pagsabog niyan, itutulak niya. Pupwersahin niya yung piston mo pababa. Yun yung pangatlong stroke o yung tinatawag na power stroke. Tapos yung pang-apat, babalik siya ulit para naman itulak yung sunog na air fuel mixture, yung usok. Itutulak niya naman yun palabas. Bubukas naman that time yung exhaust valve mo. Yun yung pang-apat na stroke o yung tinatawag na exhaust stroke. So, 1, 2, 3, 4 sa isang cycle ng combustion. Kaya siya tinawag na 4-stroke engine. So, kaya importante yung pagtatiming ng spark plug kasi hindi naman tuwing pag-angat ng piston mo ay magsaspark yung spark plug mo. So, intake stroke, compression stroke, power stroke, yun lang yung time na magsaspark yung spark plug mo. Tapos exhaust stroke, and then babalik na naman sa intake stroke, hihigop na naman siya, and so on and so forth. Kaya napakahalaga ng papel ng magneto. Okay? At syempre, dyan na rin papasok yung dahilan kung bakit din natin siya tinatawag na flywheel. Kasi kung mapapansin nyo, sa apat na stroke na yon, ang may puwersa lang dun ay yung tinatawag na power stroke. Yung pangatlo. So yung unang stroke, yung pangalawang stroke, walang power yon. Yung pangatlo, dun sumabog yung gasolina mo, yun yung nagbibigay ng power sa motor mo. Pagbalik niya para itulak yung usok palabas sa motor mo, yun naman ay wala rin puwersa. So tatlong stroke, walang puwersa. Yung isang stroke lang ang meron. At kaya importante ang flywheel, kasi kapag ka walang flywheel, pag sumabog yung air fuel mixture mo at tinulak niya yung piston mo pababa, okay? May posibilidad na sobrang hina ng puwersa niyan pagbalik. Magkakaroon ng tinatawag na jerking yung makina mo. Yung parang kumakatog. Lalo na kapag ka nasa mababang-mababang minor ka, pag naka-idle ka. Kaya ginagamitan ng flywheel. Yung flywheel is para pag puwersa niya pababa dahil sa power stroke, magbibigay siya ng rotational inertia. Pag tinulak niya yung magneto mo, iikot yon. At i-store niya yung rotational inertia para yung halos kaparehong puwersa rin niya ay ma-deliver niya dun sa mga unpowered strokes para maging smooth yung andar ng motor mo. Habang mas bumibilis yan, mas nagiging stable yung andar ng makina mo. Ganon ka-importante na merong timbang ang magneto. Kasi kung ang gagawin mo lang yung magneto ay para lang mag-supply ng kuryente at para i-timing yung spark ng spark plug mo, pwede namang magaan yan yung wala ng timbang. Pero bakit kailangan pa nilang lagyan ng timbang? Kasi nga, kailangan niya mag-store ng rotational inertia. Okay? So isipin mo ito yung apat na stroke. Yung torque ng makina mo, ganito mangyayari pag walang flywheel. Intake stroke, compression stroke, power stroke, tapos exhaust stroke. Ito lang yung may power para itulak yung motor mo. So sa pamamagitan ng flywheel, nagiging ganito siya. Diba dito kanina yung isa, tapos pag ganun? Kapag ka gumamit ka na ng flywheel na tama ang timbang, ang mangyayari, itong intake stroke at saka compression stroke, may konting power na siya. And then, konti lang yung i-spike nitong power stroke. Tapos, dito, ganun ulit sa exhaust. So, gumanon siya. Nagigets nyo ba? Medyo na-i-stabilize siya. At yun ay kapag naka-idle ka. Okay? Yun ang dahilan kung bakit pag naga-idle ka, ay merong isang nag-i-stand out na stroke. Yung tug, 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 gumaganon.
Hindi ibig sabihin na ganun kabagal yung paggalaw ng piston mo, kung hindi dahil mas naririnig mo yung power stroke kapag naka-minor ka. Dahil hindi pa siya ganun ka-stabilized eh. Pero kapag medyo tumataas na yung RPM mo, pag pumiga ka, ang nangyayari, nagiging pantay na yan. Nagiging pantay na yung delivery niya. So, nasa smoothen out siya, kumbaga. So, doon na tayo sa, nakakatulong ba pag naggumamit ka ng mas magaan na magneto? At nakakatulong ba kapag gumamit ka ng mas mabigat na magneto? Ang apektado lang naman na function niya dyan is yung pinaka pagiging flywheel niya. Kapag mas magaan yung magneto, okay? Isa sa mga advantages niyan is, hindi hirap yung makina mo na ikutin siya. Yun yung una. Hindi siya hirap na ikutin siya. Kasi magaan siya. Magaan siya. Ganun lang kasimple. Magaan siya, syempre mas madali siyang ikutin. Halimbawa, may dalawang gulong. Pareho ng sukat. Pero mas malapad yung isa at mas manipis yung isa. Mas mabigat syempre yung malapad at mas magaan yung manipis. Di ba mas konting puwersa ang kailangan mong gamitin para ikutin yung mas manipis na gulong? So dahil doon, magkakaroon yung motor mo ng better throttle response. Ibig sabihin, mas responsive siya sa throttle mo. Pangalawa, magkakaroon siya ng better acceleration. Mas matuling, mas mabilis siyang umarangkada. Pero dapat mo ring intindihin na nagiging unstable yung torque distribution niya sa bawat stroke. Kasi diba, in-explain ko nga na pag wala kang flywheel, ganito yung distribution ng torque niya sa bawat stroke. Ito yung power stroke, ha. So, pag ganun siya. Pag ganun. Kapag ka meron kang flywheel, yung normal na flywheel kasi is pag ganyan siya, tapos konting ganun lang kapag naka-idle. Pero kapag ginaanan mo yon, nagiging ganito siya. Yung parang nababawasan yung stability niya. Okay? Kung yung stock ganito, di ba? Yung magaan dito lang siya, tapos pag ganun naman. So, ang nangyayari, mas nag-i-stand out naman ito. So, nagiging unstable siya. Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung bakit sa kabila ng pagiging unstable niya, ay may mga gumagamit pa rin ng lightened flywheel o mas magaan na magneto. Lalo na kapag ka mabagal yung takbo mo, medyo unstable siya, pati sa balancing. Pag bumibilis siya, medyo nakocompensate naman, medyo nagsismoothen out naman, pero hindi siya kasing smooth nung mabigat na magneto. So, saan ginagamit ang mas magaan na flywheel? Ang Rod TV, kung better acceleration pala yan at better throttle response, di mas maganda, gaanan ko yung flywheel ko. Well, tatanungin kita, nagda-drag racing ka ba? Kumakarera ka ba? Kasi kung pang-araw-araw na gamit, hindi advisable ang mas magaan na magneto kaysa sa stock. Pero kung minsan mo lang gamitin yung motor mo, at kapag ginamit mo siya, eh, puro kapigaan, kumakarera ka ganyan, sige, hindi ako nang babasag ng trip at hindi rin ako nandito para sabihin gaanan nyo o bigatan nyo yung flywheel nyo. Binibigay ko lang yung mga epekto, positibo at negatibong epekto ng pagbigat at paggaan ng flywheel. Tapos nasa sa inyo pa rin naman yan. Preferences nyo pa rin yung masusunod. So applicable actually ang mas magaan na flywheel kaysa sa stock sa mga nagda-drag race at sa mga yung tinatawag na circle track racing. Yung racing na paikot lang, isang direction lang. Kasi doon pwede kang pumiga ng hindi mo binibitawan yung throttle mo eh. Bakit doon siya ginagamit? Kasi sa mababang RPM, unstable ang magaan na flywheel o magneto. Kasi ang magaan na magneto ay, lalo na pag naka-idle ka, unstable ang torque distribution niya sa bawat stroke ng 4-stroke engine mo. Eh pag nagda-drag race kasi, isang bagsakan lang yan eh, isang diinan lang yan eh. So hindi mo mapapansin actually yung pagiging unstable niya sa mababang RPM. Kasi akit ka kaagad sa high RPM eh. Pag mabilis ang RPM mo, syempre, nasa stabilize yun. Pero ang problema, pag nagmaneho ka ba ng motor mo na pang araw-araw, lagi ka bang nasa mataas na RPM, lagi ka bang naka-full throttle, para hindi mo maramdaman yung pagiging unstable ng strokes ng motor mo. So bakit sa drag racing lang siya ginagamit? Sa pang-diretsuhan lang? Kasi hindi ka lumiliko, di ba? Sa drag race, diretso lang. Kaya nakakalusot siya. Kumbaga, kahit na nag-aambag siya ng hindi stable
na handling, ginagamit siya. Kasi diretsuhan lang eh. Hindi mo kailangan ng kakaibang handling eh. Diba? Diretsuhan lang siya. Ngayon, bakit pumasok yung handling sa usapan? Kasi, yung mga kumakarera guys na gumagamit ng pinagaan na flywheel o magneto, pag bigla silang pumiga, or pag nakadiin na sila kahit tumatakbo na yung motor, nagkakaroon ng malaking porsyento, malaking tsansa na laging mas mabilis yung ikot ng gulong mo kesa sa aktual na takbo ng motor mo. Ibig sabihin nun, dumudulas. Kahit ang bilis na ng takbo mo, may tendency dahil nga magaan yung flywheel mo, walang resistance sa engine mo, or mas mababa yung resistance. Ang nangyayari, kapag nakapiga ka ng throttle, maaaring yung ikot ng gulong mo ay mas mabilis kaysa sa aktual na takbo ng motor mo, at dahil doon may pagdulas na nangyayari. Pero dahil sa drag racing ay diretso ka lang naman, hindi mo yun mapapansin. Pero kung bumabanking-banking ka, subukan mo yun. Bumabanking ka tapos mas mabilis yung ikot ng gulong mo kaysa sa aktual na takbo ng motor mo, may pagdulas na nangyayari. Lesser traction. Bawas yung traction mo. So, may apektado yung handling mo. Pati sa take-off, ganun din. Apektado yung take-off mo. So, doon naman tayo sa mas mabigat na flywheel. Mas mabigat sa stock. Okay? Ang mas mabigat na stock ay magbibigay sa'yo ng mas smooth na idle. Kasi pag mas mabigat yung timbang niya, okay? Pag mas mabigat yung timbang niya, naka-idle ka pa lang, halos pantay na, hindi naman pantay na pantay, pero halos pantay na yung distribution niya ng torque sa bawat stroke ng 4-stroke engine mo. Pero kailangan mo ring isaalang-alang na pag gumamit ka ng mas mabigat na flywheel kesa sa stock for the sake of engine stability, ay pinapabagal mo yung acceleration mo. Kasi mas mabigat siya eh, so mas hirap yung makina mo na ikutin siya. Timbang siya eh, load siya. Pero ang kagandahan naman nun, mas smooth din yung engine brake mo kumpara sa mas magaan na flywheel. Sa mas magaan na flywheel, mabilis kang mag-engine brake. Again, dahil yan sa stored energy o yung tinatawag na rotational inertia. Pag binigyan kita ng dalawang gulong na naka-freewheel sila sa axle nila, mas mabigat at mas magaan. Parehong sukat, mas mabigat at mas magaan. Itong mas magaan, pag pinaikot mo, konting puwersa lang kailangan mo, iikot na siya kagad ng mabilis. Itong mas mabigat, medyo mas malakas na puwersa ang kailangan mo para mapaikot mo siya ng mabilis. Pero sa oras na mabilis na ang ikot nilang dalawa, kapag sabay mo silang binitawan, sa sabay, halimbawa sabay na yung bilis nila, pag sabay mo silang binitawan, yung mas magaan ang mas punang hihinto kesa sa mabigat. Kasi marami siyang na-store na energy. At kaya mas matagal siyang maubos. Ngayon, dahil sa mas mabigat naman yung flywheel, mas bibigyan ka niya ng better traction. Kasi hinding-hindi mangyayari na yung ikot ng gulong mo ay mas mabilis kesa sa aktual na takbo ng motor mo kapag tumitrottle ka sa bangkingan. Kaya yung mga motor na madalas bumangking, or yung mga nag-i-enduro na gumaganong-ganong sa off-road, gumagamit sila ng mas mabigat na magneto for better traction. Kasi hindi kayang biglain ng throttle yung magneto mo eh. So hindi niya kakaskas, hindi niya ikakaskas basta-basta yung gulong mo. Pag mas mabigat yung magneto mo, mas madali rin siya mag-start kapag malamig yung makina. Kasi syempre, pag pumitik siya ng isang beses, meron ka agad tutulong sa'yo eh. Yung na-store niya na agad na energy, didiretso niya eh. At dahil din sa marami siyang nasa-store na rotational inertia o yung enerhiya paikot, may tendency rin na makakuha ka ng mas mataas na top speed. Kasi umaabot sa point na dahil sa timbang niya, pag pinaikot mo na siya ng sobrang bilis, mabilis na mabilis, sobrang lakas na rin ng pwersa niya na mahirap pigilan. So may chance na yung pwersa na yun ay dagdagan niya yung top speed mo. Pero depende sa motor. Pero most of the time, ganun talaga ang nangyayari. So mapunta tayo sa traction. Meron kasing hidden function ang magneto. Yung better handling, lalo na pag bumibanking-banking ka, hindi lang yan dahil sa
hindi niya kayang ipuwersa agad yung gulong mo at may chance na kumaskas. Hindi lang dahil nape-prevent niya yon. May isa pa siya actualing susi dyan. Ewan ko kung mapapansin niyo to ha. At sumakay kayo sa motor niyo. Tapos itulak niyo yung motor niyo nang dahan-dahan. 'Di ba malikot? Hirap kang i-balance siya. 'Di ba? Pero paandarin mo yung motor mo. Naka-neutral ka lang, 'wag mong pipigain yung throttle. Tapos itulak mo rin siya nang dahan-dahan. Mapapansin mo mas madali siyang i-balance. Alam niyo kung bakit? Dahil kapag umaandar na yung motor mo, kahit naka-neutral ka lang, umiikot na yung magneto mo. At dahil may timbang siya, nakakapag-ambag siya dun sa balancing ng motor. At dahil yon sa tinatawag na gyroscopic precession. Kapag sinabing gyroscopic precession, yan actually ay yung gyroscopic effect na parang binabalansi niya yung sarili niya. Pero syempre, pag mabilis na yung takbo mo, mas stable na yung balance mo. Hindi lang yun dahil sa gyroscopic precession effect ng magneto, kung hindi dahil yung dalawang gulong mo, harap at likod, nagbibigay na rin sila ng gyroscopic precession effect sa motor mo. At yun ang dahilan kung bakit kapag bumabanking ka, kahit diretso yung manibela mo, pag hiniga mo yung motor mo, kung saang direksyon mo siya hiniga, dun siya liliko. Dahil yon sa tinatawag na gyroscopic precession. So, kahit naman magaan ang magneto mo, pag matulin na yung takbo mo, magkakaroon ka pa rin ng tinatawag na gyroscopic precession dahil sa gulong mo sa harap at saka sa likod. Pero, pag mabigat ang timbang ng magneto mo, mas makakapag-ambag pa siya dun sa tinatawag na gyroscopic precession na yon. Kapag kasi magaan yung magneto mo, ang gyroscopic precession mo lang ay umaasa sa gulong mo sa harap at sa likod. At dahil magaan yung magneto mo, wala siyang masyadong ambag sa gyroscopic precession. So pag bumangking ka, mas may chance ka na mag-out of track kumpara sa mas mabigat na magneto. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung mga commuter's bike, ha? Yung mga standard na sukat ng gulong natin. Hindi yung mga big bike kasi yun, syempre, malaki gulong nun eh. Ibang usapan na yun. So, para maintindihan nyo yung ibig kong sabihin, panoorin nyo to. So, nakikita nyo, diba? Kung saang direksyon niya tinitilt yung gulong habang umiikot yung gulong, dun sa direksyon na yun, siya umiikot. Diba? So, yun lang. Ano ba ang maganda? Yung mas magaan kaysa sa stock? Yung mas mabigat kaysa sa stock? O magstay na lang ako sa stock? Well, nasa sa'yo yan. Kung ano yung benefisyo na gusto mong mag-gain, o kung ano yung benefit na gusto mong bitawan o isakripisyo. So yun lang, sana may natutunan kayo. Kung medyo nalabuan kayo sa paliwanag ko, comment lang kayo sa baba. Please guys, kung magko-comment kayo sa video ko, yung tanong nyo dapat may kinalaman sa video para organized tayo. Pakilike nyo tong video na to. At kung bago ka pa lang sa channel ko, i-click mo na yung subscribe button. Pakiclick mo na rin yung notification bell para updated ka tuwing may bago akong upload na videos na gaya nito. Ako po si Iki at ito ang Road TV. Dahan-dahan lang sa pagmamaneho, mga paps.